Ito na naman ako, nagbabalik ang YouTuber Cecil Lopez, and welcome back to my channel, and shout out to all of you. Syempre, hindi ko na kayo isa-isahin, and thank you sa mga more than 3,000 na nag-subscribe. Hopefully, sana dumami pa, tulungan nyo ako na ma-reach ko ang 10K. At saka, remind ko lang po, kung kayo po ay vlogger din, may YouTube channel, let me know. Siyempre, susupportahan ko din po kayo. Magsasubscribe din po ako sa inyong channel. Ayan! Lagpas alas 12 na, so tanghali na, nagkain na ba kayo? At ano ang ulam nyo for this lunch, for this time? Kalerky. Ano nga ba ang ulam nyo ngayong pananghalian? Kami guys, share ko lang. Oh, nagkanton kami, tapos pritong itlog, tapos ano pa ba? Siyempre, with sawsawan ketchup, tapos may natirang pork barbecue kagabi, kaya ininit ko yon, pinirito ko, masarap pa rin siya. Okay? So, ang vlog ko for today's, ang vlog ko ngayon, guys, is about sa fake passport. Okay? Again, this is dedicated sa mga first-timer dyan, at saka sa hindi nakapanood ng balita. So, gusto ko lang i-remind kayo sa kaganapan, okay? Regarding sa mga fake passport. Ganito po yan. So, kagabi may binalita sa TV na yung babae, Pilipina, mag-travel siya, papuntang Japan, tsaka mayroon pa isang country na pupunta nila. Kasama niya yung boyfriend niyang hapon. So, hindi sila natuloy sa flight nila. Bakit kamo? Na-detect na peke ang kanyang passport. So, bakit nga ba nagkaroon siya ng peking passport? Ganito po kasi yan. Sa mga nagmamadali dyan, maling-mali pong inyong mga ginagawa na magpapagawa kayo through online o sa mga picture. Nakesyo ko no, stop siya ng DFA. Huwag po ganun. Ayan, may nabigtaman na naman po tayo. Dahil nga po mabilisan at rush niya makukuha sa halagang 5,000, so kinagat niya na. Dahil nagmamadali yata silang mag-travel ng boyfriend niyang hapon, pero ang ending is hindi po siya natuloy sa pag-flight. At saka, maaari pa po siyang makasuhan. Dahil sa falsification of documents. Ibig sabihin po, ito yung pamimeke ng dokumento. Okay? Ng passport. Paano nga ba yung nangyari? Kasi, nag-search siya through online at may nakilala siya. Ang sabi sa kanya is stop siya ng DFA at magagawan siya ng passport sa halagang 5K at marirelease agad. So, yun na ang nangyari. Within a days, nagkaroon siya ng passport. Tapos yun nga, nalaman niya na peke ang kanyang ginagamit na passport nang ma-hold sila sa airport. Okay? Siyempre, i-detain muna siya. Hindi naman yung hapon, siya lang. Kasi I think yung hapon is bibisita siya, tapos isasama siya paalis. So, na-detain siya, guys. Kahit hindi niya alam yung totoo, pero magkakaroon pa din po siya ng kaso. Falsification of documents. Pero, ang nangyari po is, nagkaroon na entrapment. So, para mahuli, yung nag-alok sa kanya at yung gumawa ng peking passport niya. Good news naman po is nahuli po yon. Pero, hindi pa rin po lusot si babae sa paggagamit ng peking pasaporte kahit na po wala siyang kinalaman doon o hindi niya talaga alam. Kaya nga po ito na naman ako ang yung vlogger para magpa-remind sa inyo, ipaalala sa inyo guys, mga sisi, be, mother, father, daddy, mommy, mga lolo't lola, lahat, mga kapwa ko, kababayan, Pilipino, please lang po, kung sa palagay nyo nagbabala kayo mag-travel, o bakasyon lang, maaga pa lang po, mag-schedule na kayo ng passport appointment. So, first po, meron po akong vlog about yan. Kuno yung mga passport requirements, step by step, kuno yung mga dapat gawin. Ang una ko pong ina-advise is, bago po kumuha ng appointment, is magkompleto po muna ng mga requirements. Bakit po? Kasi ganito po yan. Kung kumuha na kayo agad ng appointment for passport, tapos hindi pa kompleto ang iyong mga papers, tapos kinabukasan o ilang days na lang is schedule nyo na for appointment, for personal appearance,
ayun po, doon po nagkakaroon ng problema. Ang nangyayari is hassle, dagdag gastos, tapos another schedule of appointment. So, ano nga ba ang mga kailangan sa pagkuha ng passport? Sa mga first-timer dyan, syempre kailangan mo ng original birth certificate. Pag first-timer, kinukuha po ang original birth certificate po. Tapos, two valid ID. Actually po, isang ID lang po dadalig nyo, pero kahit alin doon sa nakalista na mga first priority ID na government ID. Ano nga ba yan? Guys, sinasabi ko sa inyo, may vlog ako about dyan, malaking tulong po ito, dedicated sa mga first-timer po, no? Kahit hindi nyo po ako kakilala, kahit hindi nyo ako nakikita, kahit sa video lang, ang intention ko po is makatulong in a simple way, okay? Sana po, visit my channel at saka search nyo na lang po doon mga requirements for new passport and for renewal at saka for lost passport. So, yun nga po, sa mga first-timer na mag-a-apply dyan is magdadala po kayo ng original birth certificate, tapos isang first priority government ID. Ano-ano nga ba yan? Pwedeng SSS ID, UMID ID, GSIS ID, PRC ID, voters ID. Regarding po sa voters ID, kung kagaya nyo kami na wala pang nai-issue yung voters ID, kung active po kayong nakaboto, pwede po kayong pumunta sa COMELEC o saan po kayo sakop. Mag-request po kayo ng voters registration record from COMELEC. So, ina-accept po yan. Again, voters registration record from COMELEC. Ang sa akin, ang binayaran ko that time is 75 pesos. So, ewan ko lang po kung same ang presyo sa ibang COMELEC area. Kung saan po kayo sakop. Ako po kasi is Caloocan City, okay? Next naman po is, ano pa ba? Driver's license, guys. Mga mami, mga daddy. Driver's license accepted po. Kahit aling dyan sa tatlo. Non-professional driver's license, professional driver's license, at saka student driver's license. Okay? So, yan po yung mga pwede. Okay? At saka sa senior citizens, qualified po ang inyong senior citizens ID. Ngayon, sinasabi ko po sa vlog ko na magdala po ng dalawa. Kasi po, pagdating po dun sa DFA, palagi pong nagsasalita sila na may iba ka pa bang ID'ng dala. Kailangan nyo po yan ipakita. Kaya nga po, sa vlog ko, sinasabi ko, dalawa po daling nyo. Okay? Pero dun sa website na i-research nyo, same lang po yung sinasabi ko. Isa lang po yung dadalhin. Pero para sa akin, just to make sure, dalawa po daling nyo. Pwede kayong magdala po ng second support document. Pasensya na po kung nababaliktad. So, ano-ano nga ba yung second document support? Pwede po yung mga ID nyo sa school. Okay? Reminder sa mga student, ito po yung mga present na nag-aaral. Mapa-elementary, high school, o college. Okay? O kahit test na course, basta po valid. Okay? Hindi nyo po pwedeng i-present yung ID nyo na halimbawa, kakagraduate nyo lang po last month, tapos gusto nyo i-present yan. Hindi na po iyon accepted. Payong kaibigan lang po ha, ako po ay nagbablog para makatulong sa inyo. Next, pwede po nyo yung i-present yung mga nagtatrabaho dyan, mga mommy, daddy, solo parents, mga tito-tita. Kung meron po kayong working o company ID nyo sa work, dapat po present kayo na nagtatrabaho. Okay? Huwag na huwag po kayo magpe-present ng mga invalid ID na. Okay? Tandaan nyo po yan. First, ang pinakamadaling kuhain, maaga pa lang, although mahirap mag-schedule, tapos kapag hit ka, 1 week mo babalikan, pero kapag hindi po hit ang inyong pangalan, on the spot, makukuha nyo din biding araw na yon. Ang NBI po ang mas madaling makuha. Ako po kasi ang dinala ko is SSS ID, tapos kumuha din po ako ng NBI. Again, ang NBI po, di ba, dalawang page yan. Kinupunit po nila yung isang page, kukunin nila yan. Tapos, yung isang page, isosolid sa atin. Okay? Regarding po sa mga ID natin na mga card, SSID, UMID ID, driver's license ID, papakita nyo po yung original. Pero I suggest, maghanda na po kayo ng mga Xerox. Okay? Kasi, Xerox lang din po ang kukunin nila. Okay? Tapos, syempre, i-ready nyo ang yung bayan. Reminder po,
Pwede po magbayad through online, pero nung time na kumuha po ako ng passport, pwede din pala magbayad on the spot doon. Okay, bago po kayo magbayad, syempre pagpipila kayo sa loob, medyo nire-review nila isa-isa ang mga requirements. Okay, tapos tinitingnan na itsura natin. It's okay lang po yun. Huwag po kayong magalit sa mga DFA staff kung medyo mahigpit sila. Bakit po? Ako, pabor po ako doon. Kasi para po iwas sa mga taong gumagamit ng identification hindi sa kanila. Meron po kasi, di ba, meron minsan nakakahawig tayong tao, di ba? Ginagamit po nila yung pangalan natin, lahat-lahat. Lahat ng detalye na nakalagay sa birth certificate. So, di ba po? Tapos, napakadami hanggang ngayon, nagpapagawa pa rin o gumagawa pa rin ng mga peking ID, peking documents. So, para po sa akin, suggest ko lang po, huwag po tayong mainis o magalit sa DFA staff. So, it's natural lang po na medyo mahigpit sila. Pero, mababait pa rin naman po sila. Basta po, magbigay galang pa rin po tayo. Kasi po, para iwas magamit ng ibang tao yung identification natin. Di ba po? Okay po ba yan? Give me thumbs up. So, yun po. Regarding naman po sa renewal, syempre po, huwag na huwag yung wawalain yung inyong old passport. Again, pag renewal po, magdadala po kayo ng PSA. Regarding PSA birth certificate para sa mga single. Pero kung married po kayo, dalawa po dadalhin nyo. Magdadala din po kayo ng marriage certificate, okay? Ganun din po sa mga first timer na mag-apply, okay? Tapos, yung renewal po, titignan din yung original, pero I think ang pagkakaalam ko is Xerox na lang ang kinukuha, okay? Xerox na lang po. Reminder din po, ang sabi-sabi is yung halimbawa po, kung meron kayong natatabing NXO pa, pero hindi pa yung lukot-lukot na parang nilamukos na papel, I think it's accepted pa rin daw po yan, okay? Just in case lang po na may natabi kayong NXO. Pero para sa akin, kumuha na lang din po kayo ng bago kasi magagamit niyo pa rin po yan sa maraming bagay, okay? Tapos, syempre, maganda din po ng valid ID. Tapos, maganda rin po kayo ng pambayad. Yan po. Tapos, eto pa. Sa mga lost passport, diba po, gusto mo na mag-travel, gusto mo mag-bakasyon, o in-invite ka, magre-renew ka ng passport pero nawala. Eto po ang dapat nyo gawin. Again, magpo-produce po kayo ng PSA birth certificate. Again, kapag single, PSA birth certificate. Kapag married, magdadala po ng marriage certificate, okay? Nawala yung old passport. Kailangan po yan i-present. Makakakuha pa rin po kayo ng passport. Basta po susundin nyo lang po yung aking mga sinasabi. Nagsesearch po ako, nagbablog po ako para po makatulong, dedicated sa mga first-timer na napadaan sa channel ko. Maraming salamat po in advance, okay? So, ang gagawin nyo po is pumunta po kayo sa nagdonotaryo. Sa mga notary, sa mga attorney, okay? I suggest maganda kayo ng 200 to 500. Kasi iba-iba po ang singil sa bawat lugar. Iba-iba po ang presyo ng mga attorney. So, akin lang po is ano ha, para po sigurado maghanda kayo ng 200, 300, hanggang 500. Paghandaan nyo na po kasi isang nakaraan lang naman yan eh. So, again, pupunta po kayo sa notaryo, nagdonotaryo, magpapagawa po kayo ng affidavit of loss. Okay? Again, affidavit of loss. So, habang tinatype yung sekretaryan, sinasabi kailan nawala, ano pangalan mo, saan ka nakatira, ganyan-ganyan. Paano nawala? So, tinatype nila yan in English. Okay? So, personally, kayo po ako magpapagawa ng affidavit of loss. Ang nagpagawa ko noong dati is 2-page yan. Okay? Iba naman po kasi ako, umuwi ako travel doc. So, ang sabi naman po is affidavit of explanation. Okay? Again, nawala ang passport sa Pilipinas, ha? Katapos mong magpagawa ng affidavit of loss, syempre, pupunta ka pa rin sa presinto kung saan ka po sakop. Okay? Sabi-sabi po ng iba kong kasama na wala daw pong bayad. Again po, pupunta po kayo sa presinto kung saan kayo sakop kasi, excuse me po, magpapagawa po kayo ng police report. Okay? Alam na po yan ng police, okay? Basta po, sabihin nyo po yung pakay nyo.
na wala po kasi yung passport ko. Requirements po kasi magpagawa ng police report. Okay? Intindihan niyo po? Okay. Tapos, eto yan guys ha. Hindi pa tapos. Sana panoorin niyo ang mga importante kong vlog. At hindi pa ako tapos. Sana tapusin niyo mapanood to hanggang sa huli. Okay? Pagkatapos niyo po makumpleto yung mga sinasabi ko requirements regarding dedicated sa mga nawala ang passport dito po sa Pilipinas ha. Kahit saan sa ako pa yung Pilipinas, kung galing kang probinsya, Manila, ganyan-ganyan. So again, magpo-provide ka ng PSA, ha? Birth certificate at marriage certificate. Magpo-provide ka ng ID, okay? Magpapagawa ka ng affidavit of loss at magpapagawa ka ng police report, okay? Tapos, maghahanda po kayo ng pambayad nyo. Kayo po, kung yung gusto nyo, kung ordinary is 950 pesos. Again, ordinary po is 950 pesos. Pero kung gusto nyo po ng express, yung working days is 5 to 7 days, is 1,200. Okay? 1,200. Pero kapag magbabayad po kasi kayo ng sa LBC o Western Union, may additional charge po yan na 50 pesos. So, I suggest mag-ano po kayo ng, prepare po kayo ng, kung gusto nyo na express, mag-prepare po kayo ng 1,250 pesos. Okay? May mga charges po yan na 50 pesos. Okay? Tapos, hindi pa po tapos. Huwag po kayong alis. Again, pag nandun po kayo sa personal appearance sa DMA, kailangan nyo pa po mag-prepare ng 350 pesos. Para saan po? Para sa lost passport penalty. Okay? Maghanda po kayo ng 350 pesos para sa lost passport penalty. Okay? Penalty of lost passport. Sana po naibigay nyo ang aking vlog. At pahabol, nilulubos-lubos ko na, kung medyo nalito kayo, ulitin nyo lang pong panoorin yung aking vlog, okay? Tapos, kuha po kayo ng ballpen, kuha po kayo ng papel. I-note down nyo po isa-isa. Kung may sinabi ako, post. Ah, PSA. Play nyo uli. ID. Oh. Post mo uli. Ay, meron akong SSS ID. Ayan po, para if ever na nawala uli sa pandinig o sa alaala nyo yung pinanood nyo, at least meron kayong note. Diba? Diba? Okay. Tapos, eto pa po ah. Pre. Additional extra vlog. Okay? Regarding sa personal appearance, okay lang mag-spaghetti basta may blazer. Okay lang mag-sando basta may polo. Okay po? So, pantalon, rubber shoes, formal na damit, kahit white t-shirt, basta po, yon. Again, okay lang na may kulay yung buhok, basta po itali. Sa mga lalaki, medyo magpagupit po tayo kung malago-lago na yung buhok. At wag na wag po tayong mag-aalahas, hikaw, kwintas, piercing-sing, mga piercing dyan sa ilong, sa kilay, sa labi, okay, sa dila, okay? Pag kukuha po ng passport is, hindi po kailangan natin ipakita ang nakangiti tayo na nakalabas ng ipin. Ganyan lang po. Close po yung mouth. Again, sa babae po, excuse me po, sa babae po, bawal po yung naka-headband. Pero pwede nyo po itali. Pero bawal po yung mga palamuting hairpin, headband, okay? Again, additional kaalaman is, bawal po ang contact lens. Hindi naman po bawal mag-makeup, pero bawal po ang contact lens, okay? Ayan po. Bawal na bawal po iyan. Okay? Bawal yung mga may tattoo sa mukha. Okay? Okay lang po yung makeup, ha? Wala pa nagbabawal dun, ha? Again, bawal ang mga kolorete sa buhok. Kolorete sa tenga. Mga piercing at contact lens. Ayan. Pero walang bawal kapag mag-gel ka, di ba? Para walang tikwas-tikwas. Ayan. Sana naibigan nyo ang aking vlog for today. Give me thumbs up. Isa lang po naman ang hinihiling ko sa inyo. Sana po supportahan nyo ako. Don't forget to subscribe sa aking channel. At saka po sa mga kakilala nyo na first time na hindi pa alam yung gagawin. Nandito po ako. Pwede nyo po akong kontakin directly sa aking messenger. My messenger is Cecil Barcelon Lopez.
Tapos, i-share nyo rin po yung mga video ko sa kaanak nyo na nalilito, ano dapat gawin, mga nawala passport. Share nyo po sa kanila yung video ko para po... In-deliver mo! Wait lang. Ayan, tapusin ko na po ang aking vlog. Bababa na po ako kasi dumating ang aking deliver na sling bag. Thanks for watching. Promise to me, guys. Don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye. Have a good day.